Drama, the DZMM Senatorial Candidates Interview. May gusto ka bang malaman sa mga pambato mo sa halalan? Ang inyong mga text, komento at tweet, dito'y pakikinggan. Ano na? Ikaw naman! Ayo. Tignan mo nga naman. Ay, doon po sa mga... Ano daw oras, kumbatsyero? Gabi na raw pala. Kung ano oras na, eh, ba't naman kami gagawin yung relo? Meron na lang po tayong 2 minuto bago ang 6 ng gabi. Pero dahil si Achi ang nagtatanong, gotyam, gotyap, puwehun. Ayun. Eh, kumusta po ang mga kabayan nating Chinese-Filipino? Narinig niyo po ba ang mga paninindigan ng ating mga panauhin? Sana. Oo. Eh nga pala, doon po sa mga nabibigla pa, kung ano ba, ba't ba parang dumami kami dito sa Dos por Dos? Hindi at po parang, Dos por Dos ang inyong pinakikinggan, ho? At para daw formal na formal tayo dito, kumbadjero. Eh, hindi raw tayo pasusweldohin pag hindi tayo nag-coat, eh. Pati nga tuloy itong coat nung kapitbahay na. Ayos ba? Ayos ba? Pwede. Parang lapat naman, eh, no? Lapat naman. Sukat ayos. Na sukat. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At nandun rin po yung kasama natin kanina, si Boss Peter at si Miss Pat Sada sa East 30. Si Pat P. Si Pat and Pete. Ayan, Pat and Pete. Ayan. Ngayon po naman, kapamilya, ay, eka nga eh, ikaw naman. Ayan. Sa puntong ito ay bibigyan daan natin ang mga tanong, komento at reaksyon ng ating mga kapamilya na itinawag, itinext o ipinost sa social media. Simulan po natin sa ating mga Facebook messages. Meron sa Facebook, meron din sa 2366. So paghaluin na natin, kumbadjero. Sige, unahin ko muna yun sa Facebook. Go ahead, go ahead. Sabi ni Luna Guerrero, tanong ko po kay Attorney Harry Roque, human rights lawyer po kayo. Nagbago po ba ang pagtingin nyo sa martial law noong panahong Marcos? Naniniwala po ba kayo na may mga human rights violations noong panahon ni President Marcos? At naniniwala po ba kayo na may mga human rights violations din po ngayon sa martial law sa ilalim ng Administrasyong Duterte? Go ahead po. Well, yung pagdating po sa paglabag ng karapatang katao ng martial law, yan po ay kaparte na at kabahagi na ng kasaysayan ng ating mga batas at desisyon ng ating Korte Suprema. So hindi na po natin po pwedeng bawiin yan. Sa katunayan, nagpasa na po ang Kongreso ng isang batas na nagbibigay ng reparations o bayad dun sa mga naging biktima ng martial law. No? So hindi na po makakaila yan. Meron pa bang mga paglabag ng karapatang pantao? Well, siyempre po, lahat ng rehimen magkakaroon ng paglabag. Ang importante po, sino po ang nag-uutos ng paglabag na yan? At ang aking posisyon naman, yung mga nagsasabi na ang presidente mismo ang lumalabag ng karapatang pantao, eh kung saan ang ebidensya? Kung may ebidensya kayo, eh dali nyo sa hukuman at idemanda natin at nang magkaroon ng karapatang parusa. No? Pero uulitin ko po, yung kaso ni Kian, malinaw po yan. Unang-una, ang deklarasyon ng presidente, hinding-hindi niya susuportahan ang mga murderers sa ating lipunan. No? Portado lang niya ang kapulisan kung ginagawa nilang katungkulan nila at nakita naman natin gumagana pa rin ang ating sistemang legal dahil napatawan ng parusa, pinakamabigat na parusa yung mga pumatay. Kumbadyero, may karugtong na message si Rostom Robles eh. Ang tanong niya kay Attorney Harry, bakit ipinagpalit ni Harry Roque ang prinsipyo niya during Duterte admin? Hindi nga po natin pinagpalit. Kung hindi, dahil nga po kay Presidente Duterte, nagkaroon tayo ng pagkakataon bilang isang mambabatas na gumawa ng pulisiya na nagsusulong ng karapatang pantao para sa edukasyon, para sa pagkain, para sa kalusugan, para sa wifi at internet at iba pang mga bagay. Okay. Okay sa 2366 naman mga kapamilya, ito tanong ni Patty Guzman para kay Attorney Hilbay. Bilang profesor, nanligaw na ba kayo ng estudyante? Estudyante nyo o nagkaroon na kayo ng karelasyon na estudyante Pwede nyo? Ba ako sasagot? Antay po natin sagot ni Harry Roque. Hindi, sasagot kayo. Ang sagot po niyan, itong katotohanan. Dahil kasama ko po ito, kachismisan ko sa UP, napakadami pong nanligaw. Siya ang nililigawan. Siya ang liniligawan. Kaya lang masyadong pihikan, kaya binata pa hanggang ngayon. Ay, teka muna. Yung ba nanligaw? Yung ba nanligaw sa kanya, e babae o lalaki? Ay, lahat-lahat po. Wala siyang pakialam na kasarinlan. Lahat sila nai-in love kay Florin Hilbay. Ibang klase. Hindi, sabi kasi kong bachero, pasensya na ha.
Yun daw kalbo, sexy. Naniniwala ba kayo doon, Attorney Hilbay? Sa tingin ko po, dahil lang sabi po nila, kung ikaw ay nagpakalbo at meron ka pang buhok, ibig sabihin meron kang kumpiyansa sa iyong sarili. Pwede mong dalhin ang sarili mo kahit wala kang buhok. Yun, talaga. Pero magpapakasal kayo, Attorney. Ay, nakadepende po yan sa isang napaka-importanting kondisyon. Mm-hmm. May pumayag. May papayag. May girlfriend ba kayo ngayon? Meron naman po. Abogado, abogado rin po. Magaling siyang mag-abogado. Hindi po. Parang abogado na rin. Ano po pangalan? Hindi po natin pwedeng sabihin. Secret. Secret. Baka lalong hindi pumayag na magpakasal. O sa bagay. Si Rick Samaniego, ito sa 2366 din. Ano po ang masasabi niyo at magagawa para mapaganda ang serbisyo ng gobyerno sa mga pangunahing ahensya sa ipinangako ni Presidente Duterte na hindi natupad? May batas ba kayong naiisip para dito? Ang sagot po dyan ay political, no? Ang responsibilidad po ng ating presidente kapag siya po ay may ipinangako o kahit ng sinong politiko na hindi nasunod ay political. Mawawala ang kanyang kredibilidad. Hindi mo kailangan magpasa ng batas para mawala ng kredibilidad ang kahit sino mang politiko na nangako na hindi natupad ang pangako. Wala po yan sa law. Na yan po sa politics. Ang mga mamamayan ang maghuhusga sa mga politiko hindi marunong tumapad ng kanilang mga pangako. Si Ruel ng Pasig, si Atty. Gadon, pwede siguro sumagot dito. Dahil sa patuloy na pagtaas ng halaga ng mga pangunahing serbisyo katulad ng kuryente, ano po ang posisyon ninyo patuloy na pag-iral ng ipiralo na hindi naging maganda ang naging resulta at patuloy na nagpapahirap sa taong bayan pero patuloy na nagpapayaman sa mga napaboran ng batas na ito? Okay, dapat kasi diyan gawin na lang talagang state-owned and state-controlled totally ang energy sector. Nagkaroon nga niya ipiral law na yan, no, kagaya ng mga renewable energy efforts. Ang problema diyan, yung in-award nila yung mga service contracts doon sa mga kumpanya, mga shell companies na walang kapasidad upang ipatayo yung mga planta. Ang nangyari, gusto nila maging biglang yaman. Gusto nilang i-swing na yung kanilang mga awards na nakuha ay ibenta sa iba. Eh habang tumatagal ang panahon, bumababa naman yung fit until they realize na hindi na pala viable o hindi na hindi na malaki ang tutubuin nila kapag itinuloy pa nila dahil bumaba na eh from 9 pesos 7 hanggang naging 5. Edi wala nang interesado. So ngayon yung renewable energy na efforts na kagaya dyan sa mga solar system na yan nawala. Solar energy. Solar energy kasi dapat gusto kong tumingin sa solar system. Solar energy. Kaya ang nangyari diyan naging failure eh. Ito naman ang ilan sa mga pumasok nating Twitter account. Sabi ni Janine Marie Cheng, baka nga natanong na to kanina ni Tine, kay Pilo Hilbay, paano niya po matutulungan at malilinis ang tondo dahil sinasabi ng maraming tao magulo raw ang tondo? Paano niya kukumbinsin ng mga tao na hindi ganun ang lugar ng tondo? Ang pinakamalaking problema po sa tondo ay yung kahirapan pa rin. Alam naman po natin na yung parang tondo para siyang ehemplo ng mga lugar na maraming problema. At ang ugat po talaga niyan ay kahirapan. Ang pinakamagandang sagot diyan ay isang mabuting partnership between the local government and the national government. Dahil yung issue ng kahirapan, issue po ng pamahalang lokal, dahil yung pamahalang lokal may karapatan at may kakayahan na mag-angat ng estado ng mga mamamayan na pwede namang suportahan ng ating pamahalang nasyonal. Ayun. Thank you, mga attorney. Totoo bang kapag may pinagsama-sama raw na 10 abogado sa isang lugar, may labing isang opinion, Attorney Ari Roque? Well, alam nyo naman po, no, ang mga abogado, ganyan talaga ginagawa nilang hanap buhay. Talagang kinakailangan ipaglaban yung interest at yung posisyon ng kanilang mga kliyente. Pero alam mo, dapat ganyan naman talaga dahil sa pamamagitan lamang ng debate at ng discussion, ay malalaman natin ang kasagutan sa ating mga problema. Mas malaki po ba ang lawyer's fee o professional fee kung bar top natcher ka? Attorney Hilbay?
ay hindi po natin alam yun dahil hindi ko naman po talaga tinitingnan yung lawyer's fees nila Harry Roque at ni Larry Gadon. Ang karamihan po ng mga kasong hinawakan ko ay mga cost-oriented na mga cases dahil halos 8 taon po akong nagtrabaho kay Senador Salonga at si Senador Salonga hindi naman po siya sa interesado magpayaman talaga. Pero tumataas po ba yan kapag nakikilala na tulad ni Attorney Larry Gadon? Yan po ay tanong para kay Attorney Larry Gadon. Ang practice ko kasi is mostly corporate. So talagang in the that practice ay medyo maganda naman ang income. Na, pag natungtong na sa Malacanang, hindi kaya lalong tataas yan? Attorney Harry. Well, alam niyo po, I'm very fortunate kasi meron akong niche, international law ako eh. Mm. So sa akin, isang kaso lang na international arbitration, buhay na ako. Kaya naman po pwede na ako magbigay ng libreng serbisyo sa publiko. No? Mm-hmm. So sa akin, naswerte lang po talaga ako na halos wala namang active dati no, sa larangan ng arbitration kung saan ako aktibo. Okay. Iahatid naman natin ngayon ang ating regional correspondent na si Gracie Rutao ang sitwasyon at saloobin ng mga kababayan natin dyan sa Pampanga. Mistulang water world ang ilang barangay sa Candaba, Pampanga. Sa tuwing panahon ng habagat kasi, bumabaha dito. Sa bayan naman ng Masantol at Makabebe, aabot pa nga sa 3 buwan bago humupa ang baha. Binabaha na rin ngayon ng San Simon, Minalin, Santo Tomas, San Luis, Sasmuan at Lubao. Bagamat tila sanay na sa baha, dala pa rin ito ay perwisyo at panganib sa ilang mamamayan. Ilang flood control projects na rin ang naisagawa. Patuloy nga rin ang dredging sa Pampanga River. Ngunit tila paulit-ulit pa rin ang takot ng mga mamamayan tuwing bumabaha. Sa bayan ng Makabebe, ang mga tao at tirahan na lang ang nag-adjust sa baha. Tipikal na bahay sa unang tingin pero nakalutang sa tubig. Ang modernong bahay na floating home kung tawagin. May lugar para sa pagtulog, pagkain, pagdudumi, attic at konting lanay o veranda. Dinisenyo at ginawa ng international non-government organization mula the Netherlands. It's a flood-proof and typhoon-resilient home. And we're making it with local materials, local available materials. And hereby we want to test the feasibility, we want to test the interest of stakeholders, we want to test the structure itself. Pilot project ang floating home na ito sa probinsya, nagawa sa mga light materials at 140 plastic drums at barrels para lumutang. Nakahiwalay din ang septic tank para sa sanitary purposes. Created a building that is able to create natural ventilation. So we made facade panels and roof panels that can be fully opened to create a natural ventilation. Nagkakahalaga ng kalahating milyong piso ang isang floating home. Nasa 25 square meters ang laki ng floating home na ito sa Barangay Santo Rosario na kaya ang isang pamilya na may 5 miyembro at magtatagal na hanggang 25 taon. Ang floating home community ang posibleng sagot sa pagbaha. Design is in such a way that you don't really notice that it's floating. Umaasang makakapagbigay ng ginhawa sa mga mamamayan na ang bahay ay nalulubog sa baha. Ngunit nananatili pa rin ang problema ng pagbaha. Sa bayan ng Makabebe, nasa higit 3,000 ektaryang lupain ang hindi na napapakinabangan dahil sa baha. It's always been idle since the water has not left. It's a compound problem kung bakit tayo lumalala ang pagbaha. But these properties have been underwater for the past 10 years. We have to make it useful. Kaya naman umaasa ang mga mamamayan ng isang program o kaya ay batas na siyang magsusulong ng tunay na solusyon sa problema ng pagbaha. Para sa Halalan 2019, Gracie Rutao, ABS-CBN News, Pampanga. Tama, maya pa ibingi po, Gracie. Matala ka mo. Hindi, kapampangan to. Kapampangan. Hindi, medyo, ang totoo nun, medyo natatawa lang tayo pero napakabigat na problema talaga ng pagbaba. Maganda yung tanong nila
Ano ba ang pwedeng gawin through lalo legislation? Lalo na sa mga lugar na yon na talagang flood-prone area na talaga. Yes, 10 years na nga daw na hindi umaalis ang tubig doon. Ay, naku. Siguro po, gentlemen, kayo pong... Problema po talaga yan at lalala pa. Dahil itong pagbaha po, ito ay resulta ng climate change. No? Kaya nga po, meron na tayong mga kasunduan na nagsasabi ang gobyerno dapat maging aktibo doon sa tinatawag na mitigation ng climate change. Ano yung mga solusyon? No? Alam niyo po, darating ang punto dahil tayo po ay sinasabi nila pangatlo o pang-apat na pinakamalalang maapektuhan ng climate change, no? So yung solution po nung mga pinakita niya, isa po yung pamamaraan, no, natanggapin na natin na talagang maraming lugar sa Pilipinas ang mawawala at magiging underwater na, no? Pero bukod pa po dyan, kinakailangan talaga ay pag-aralan na rin natin, magkaroon tayo ng isang land use plan at i-identify na natin yung mga lugar na dapat siguro tanggapin na natin na magiging ilalim na ng tubig, no? Unfortunately po, bagamat certified urgent din yan lang use plan ng ating administrasyon, hindi pa rin umuusad yan sa Kongreso at isa po yan sa bagay-bagay na bibigyan natin atensyon kung makakarating ng Senado. Pero bukod pa po doon, kinakailangan talaga ng comprehensive mitigation plan para po sa climate change. Attorney Hilbay, meron ba? Sino ba? Attorney Gadon, go ahead. Meron bang legislation na kailangan dyan para... Alam mo ang problema na yan, yung baha na yan, ang solusyon dyan is water impounding. Mm-hmm. Dapat magkaroon ng mga areas na hukayin ng malalim at doon ipatambak yung tubig upang sa panahon naman ng init ay magamit ito doon sa mga pananim o sa mga farms. Irrigation. Sa irrigation. Napakalawak ng lupain dyan kung iisipin mo itong Bulacan, Pampanga, Tarlac na pwede mong paglagyan ng mga water impounding systems. Na pwede mong gumamit ka dyan ng kanal or ng mga siphon na machines para yung tubig ay doon mapunta. Mm-hmm. Oo. Ang masusolve niyan ay... Localized ba ang plan? So hindi legislation ang kailangan dito? Oo. Yan ay isang malawakang infrastructure plans. No? Mm-hmm. Kung yun yung Kaliraya Lake ay nagagawa na man-made lake, yung Angat dam ay isang man-made lake, no? Sa taas pa ng bundok 'yon. Mm-hmm. Bakit hindi ka pwedeng gumawa ng water impounding doon sa patag? Mm-hmm. Mas madaling gawin doon. Hukayin mo lang na hukayin. It might take 10, 20 years but it will solve the problem. Mm-hmm. Kailangan po nating tanggapin na yung flooding is a real compound problem, no? Mm-hmm. Patong-patong po yung issue na kaakibat ng pagbabaha. May issue po dyan ng climate change. Kailangan may pasok na po natin sa ating polisiya yung realidad na yung climate change is here at papalitan po niya yung itsura ng ating mga lupain. Meron din pong problema ng budget dahil yung paggamit ng tamang teknolohiya para maiwasan natin yung epekto ng climate change ay may cost na malaking component. Napakamahal po nung teknolohiya at paano natin gagamitin yung ating limitadong budget para po malagay dyan. Meron din pong problema ng corruption dahil yung dredging, tama po ba siya na polisiya para maibsan yung problema ng pagbabaha. So, yan ang gustong-gusto ng mga kontraktor Tama po, no, na pwede ba yung napakadadaling mga proyekto na napakamamahal, meron po ba siyang relasyon dun sa pangmalawakang problema ng pagbabaha sa ibang mga lugar? Ang napansin ko sa inyong tatlo na sumagot, ewan ko lang kung may kinalaman to sa land use policy na sinusulong. Yung po bang walang tumutupad dun sa mga master plan ng mga local at ng national government mismo? Hindi ba meron niyang blueprint sa mga proyekto ng gobyerno nagkakasala sa labat? Katagal ko na naririnig ng land use na yan. Well, kasi nga po, wala talaga tayong master plan para sa buong bansa. Meron ng mga iba't ibang lokal na pamahalaan na mga land use plans, mga zoning, pero wala tayong pangkalahatan. So dapat, kanya-kanya. Importante talagang pag-aralan niya ng Kongreso, no? Dahil kung wala tayong isang blueprint, talagang hindi natin alam paano gagastusin yung limited na ating mga budget, no? So kung
tatanggapin na natin na may mga lugar talaga na hindi na natin maayos ang pagbabaha, saan natin dadaling ngayon yung mga nakatira doon, no? Tapos dapat meron din tayong estimation na, o meron na tayong mga pag-aaral na ginagawa na ano pa yung mga lugar na po pwedeng mapasa ilalim pa ng tubig, no? Eh lahat po yan nandoon sa land use plan na hindi ko maintindihan kung bakit hindi makapasa-pasa ng Kongreso. Ang naiisip ko na lang yung mga politiko kasi maapektuhan kasi marami doon mga lupain na sasabihin nila reserve for national use. So siguro may mga private interest na maapektuhan, no? Pero kinakailangan naman pagdating sa usapan ng baha, pagdating sa usapan ng ano ba talagang dapat maging development plan ng ating bayan, yung mga politiko isipin muna kanilang personal interest. Pinag-uusapan namin ni Kung Bachero dito yung tungkol sa easement lang eh. Yung simpleng pagpapatupad lang nung required na easement, hindi po ginagawa. And in fact, hindi lang sa Pampanga to ha, maraming lugar dito po sa Metro Manila na daanan ng tubig, tinambakan, pinagtatayuan ng mall, tinayuan ng building. Tama po yan. Yun nga po yung problema talaga. No? Napakaraming master plan. Yung sa Manila, kung titignan nyo po yung master plan ng Manila, parang nakaka-8 master plan na yata. No? Napakaraming master plan. Pero walang abilidad or kulang ang abilidad para mag-execute pursuant to the master plan. Meron po tayong mga batas tungkol sa easement, pero hindi rin po nasusunod. So, sa tingin ko, mas mabigat yung problema nung hindi lang nung kawalan ng master plan, kundi yung pagsunod dun sa mga batas na nakalatag na ngayon. So, political will. Political will. Ang kailangan. At saka medyo, sabi nga ni Jun Lusada, moderate your greed. Well, alam niyo, problema talaga yung korupsyon. Dapat talaga. Kaya naman talaga, tingin ko, tama ito ginagawa ni Presidente Duterte. Napaka-unang pagkakataon, napakadaming sinisibak sa pwesto, lalo na yung mga pinakamalalapit sa kanya, no, para magsibling ehemplo na talagang hindi katanggap-tanggap ang korupsyon. Okay, maraming.